Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ngunit tandang-tanda ko pa ang nakapangingilabot na dinanas naming magkakaibigan sa Naga City. Sabi-sabi na noon pa na may isang abandonadong bahay sa siyudad ng Naga ang kinatatakutan ng marami at walang sinuman ang sumubok na pasukin. Ang bahay na ito di umano ay nasunog kasama ng isang pamilya na nakatira dito. Maraming taon na ang nakalipas. Ama, ina at isang bata na may edad 5 hanggang 8 taong gulang ang tinupok ng apoy. Malapit sa bahay na ito ay isang puno ng balete tree na kung saan susumahin ay mahigit 25 katao ang kakailanganin upang mayakap ang kabuuan ng katawan ng punong ito. Halos mag-aalas 12 na ng hating gabi matapos naming mag-inuman ng mga kaibigan ko nang magkayayaan kami na pumunta sa abandonadong bahay na ito. 2 magkasunuran na sasakyan ang gamit namin papunta sa abandonadong bahay. Napayuhan kami ng isang kaibigan na kailangan naming magpaalam muna at mag-alay ng pagkain bago tuntunin ang bahay na ito. Ngunit hindi namin ito nagawa. Bago ka makarating sa bahay na ito, may halos 1 kilometro muna ang madadaanan mo at sa tabi naman ay bangin. Nang makapasok na kami sa gate, pakiramdam namin ay ang bigat-bigat ng sakay ng sasakyan sa bagal nitong umusad. Parang yung sasakyan na mismo ang ayaw umusad at ganun din ang pakiramdam ng kaibigan ko sa kabilang sasakyan. Di pa man lang nangangalahati sa daan ay biglang tumirik ang parehas na sasakyan. Pinaandar ito muli ng driver at nang mag-andar ang sasakyan, nagbiblink na ang empty sa speedometer nito. Minarapat naming bumalik na lang muna upang mapagasolina at mag-ipon ng lakas ng loob. Dahil sa kagustuhan namin na ma-witness ang misteryong nababalot sa bahay na ito, bumalik kami, puno ang gasolina at sama-sama. Ganun pa rin ang nangyari sa amin. Ang nakapagtataka lang, ilang beses muna kami natirikan ng sasakyan, ngunit paunti-unti ay umusad naman. Sa bagal ng takbo namin, dahil na rin sa matarik ang daan, biglang may motor at sasakyan na dumaan ng napakabilis sa gilid namin. Ang nakapagtataka dito, bangin ang dinaanan ng sasakyan. Ramdam namin ang pangingilabot nang makarating kami sa bahay. Lumang-luma na ang bahay. Puro sira-sira ang bubong. Nilulumot ng halos at nakapangingilabot ang balete tree. Di kami bumaba na ng sasakyan sa takot. Sa ilalim ng balete drive, may isang tumpok ng mga tuyong dahon at pag tinitigan mo ito, merong batang nakatago sa tumpok ng dahon na nanlilisik ang mata. Sa kanang bahagi ng passenger seat, biglang may sunog na babae ang pinapalayas kami. Ang bata ay sumampa sa makina ng sasakyan. Dahil lan na rin kaya muling pinaandar ang sasakyan at humarurot pa uwi. Una naming hinatid si Nico sa boarding house niya. At paisa-isa kami naman ang inihatid. Makaraan ang ilang minuto, tumawag sa amin si Nico para sabihin na kinapol muna siya matutulog dahil nung magsasara sana ng bintana si Unico, nakasabit sa sampayan ang sunog na bata kung kaya't nagmamadali itong napasunod sa kanila. Di mawala sa isip namin ang pangyayaring ito. Akala namin tapos na. Ngunit nasundan pala kami ng galit na kaluluwa. Ginambala daw namin sila. 8 PM, may night class kami sa USI. Biglang natulala ang CI namin sa isang direksyon. Kaya napatingin kami. Mula doon, nakita namin si Pugo na may kausap na hindi namin nakikita. Sa parehas na direksyon na tiningnan ng clinical instructor namin. Biglang sumara ang ilaw at nagtakbuhan kami palabas ng room. Naiwan sa loob si Pugo, Nico at si Ma'am. Kinausap nila ang kaluluwa.
galit na galit ito. Kaya napag-usapan namin na huli ng tulong sa eksperto. Bumalik kami doon, ngunit nagpaalam muna kami. Humingi ng tawad at naglag-alay ng pagkain. Sa modernong panahon na ito, hindi pa rin ako makapaniwala na maaaring mangyari ito. Nakakapangilabot dahil hanggang ngayon ay dama ko pa rin ang sinapit namin na iyon. At hinding-hindi namin ito makakalimutan.